Magandang araw mga bata! Ngayon ay magbabalik-aral tayo sa ating mga binasang kwento at mga aralin sa gramatika na ating pinag-aralan upang paghahanda sa inyong nalalapit na ikatlong markahang pagsusulit. Kung handa nang makinig sa ating pagbabalik-aral, ay simulan na natin! Ngayon ay umpisahan na natin ang ating pagbabalik-aral sa mga kwento at gramatika na ating pinag-aralan sa ikatlong markahan. Simulan natin sa mga kwento na ating binasa. Ito ang listahan ng mga kwentong ating binasa. Natatandaan pa ba ninyo ang mga ito? Okay, simulan natin sa Kaibigan Din sa pahina 117 hanggang 180. Pinag-aralan natin dito yung mga aso na nakagawa ng kabayanihan sa kanilang mga amo. Okay, naging kaibigan din nila yung mga aso. Okay, hindi lang po tao sa tao ang pwedeng maging magkaibigan. Pwede rin po nating maging kaibigan ng ating mga alagang hayop. Okay? So, the next one is yung inang kalikasan. Natatandaan pa ba ninyo ang kwentong ito or ang tulang ito? So sana ay natatandaan pa ninyo ang mga mahalagang impormasyon dito. The next one is may pakinabang pala. Sa kwento namang ito, pinag-aralan natin yung mga water lily or water hyacinth na may mga pakinabang pala na sinabi dito yung iba't ibang bagay o produkto na nagmumula sa mga water lily. Yung inaakala natin na walang pakinabang ay may pakinabang pala. The next one is pollution sa hangin at mga pwede nating gawin. So pinag-aralan din po natin yan, yung pollution sa hangin at mga pwede nating gawin. Ano nga po ba ang mga natatandaan nyo dito? Okay. So, dito pinag-aralan natin kung gaano nga ba nakakaapekto sa ating mundo yung mga ginagawa natin sa environment at kung ano ang nagiging cost nito sa ating mga hangin. Okay po, the next one is yung Tiohener. Ayan. So, natatandaan pa ba ninyo si Tiohener at ang kanyang anak when they go to Manila, when they went to Manila para bisitahin ang kapatid ni Tio Henner. Ayan, sinabi dito yung mga nadaanan nila papuntang Manila at dito mas na-realize natin kung ano ang magandang buhay sa probinsya, okay? Kung alin yung mas malapit sa ating puso, kung yung probinsya ba o yung city. Okay? Dahil dito, inilarawan sa atin kung ano yung pamumuhay sa magkaibang lugar. Okay? The next one is yung ang pawikan. Natatandaan pa ba ninyo yung iba't ibang pangalan ng pawikan? Okay, naway natatandaan nyo pa ano-ano nga ang mga ito? Ano-ano? Okay, yung karahan, sisigan, at payukan. No? Wait, tandaan ninyo ang mga ito. Okay? So, dito po pinag-aralan natin yung buhay ng isang pawikan at tinalakay din natin yung mga sanctuary para sa kanila at kung paano dapat natin sila mas pangalagaan. Okay? Naway matandaan po ninyo ang mahalagang impormasyon sa mga kwentong ating binasa. Maaari ninyong basahin itong muli upang mas maintindihan ninyo ito. The next is yung ating gramatika. Okay? Natatandaan nyo pa ba ang mga pinag-aralan natin sa gramatika? Okay, halina't balikan natin ang mga ito. The first one is pang-abay at pang-abay na pamaraan. Then, yung iba pang uri nito, pamanahon at yung pandunan na nasa pahina 197. Sumunod, pinag-aralan din natin yung pariralang pang-abay sa pahina 207. Analohiya, ayan, katotohanan o opinyon, pahayagan, pang-angkop, pangatnig at pang-ukol. Simulan natin sa pang-abay. Okay? Kapag sinabi po nating pang-abay or adverb, ito ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Halimbawa, ang aso ay mabuting kaibigan ng tao.
Okay? So, mabuting kaibigan daw siya ng tao. So, yan po yung pang-abay. Ito po ay pang-abay na naglalarawan sa isang pang-uri. So, mabuting kaibigan. Okay? Pwede rin naman po ang pang-abay ay maglarawan o magbigay turing sa pandiwa. For example, masayang makipaglaro sa ibang bata. Masaya daw makipaglaro. Okay po, yan po yung pang-abay. Meron din po tayong tinatawag na pariralang pang-abay. Ito naman po ay yung mga pang-abay na binubuo ng higit sa isang salita or yung two or more po na pang-abay. For example, noon pang isang taon, sinimulan ang proyekto. So, noon pang isang taon, sinimulan. So, noon pang isang taon. So, kung mapapansin ninyo, ito ay binubuo ng maraming salita. The next one is, ang mga water lily ay tumutubo sa mga tubigan. Okay po. Saan daw tumutubo? Sa mga tubigan. Okay, so binubuo ito ng higit sa isang salita. Ngayon naman, balikan natin ang tatlong uri ng pang-abay. Ito yung pamaraan, panlunan, at pamanahon. Simulan natin sa pamaraan. Kapag sinabi natin pamaraan, ito ay naglalarawan kung paano ang pagkaganap ng kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Or simply, sumasagot sa tanong na, paano? Halimbawa, si Maria ay mahusay gumuhit. Paano gumuhit si Maria? Mahusay. Sumunod, masayang namasyal ang kanilang pamilya. Okay, paano sila namasyal? Masaya. Good job. Okay, sumunod ay panlunan. Kapag sinabi nating panlunan, ito ay nagsasaad ng pook o lugar o kung saan ang ganapan ng kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Okay? Or simply sumasagot sa tanong na saan? Halimbawa, pupunta kami sa parke. Saan sila pupunta? Sa parke. Tama. Another, dito kami mag-aaral. Saan sila mag-aaral? Dito. Okay? Next is pamanahon. Ito ay nagsasaad ng panahon o kung kailan ang pagkakaganap ng kilos o galaw na isinasaad ng pandiwa. Halimbawa, maghahanda kami bukas ng masasarap or ng masarap na salo-salo. Kailan sila maghahanda? Bukas. Next, pumupunta kami sa parke tuwing Biyernes. Kailan sila pumupunta? Tuwing Biyernes. Another, nag-aaral kami araw-araw. Kailan sila nag-aaral? Araw-araw. Again, pamanahon, sumasagot sa tanong na kailan. Panlunan, sumasagot sa tanong na saan. Pamaraan, sumasagot sa tanong na paano. Pamaraan, paano. Panlunan, saan. Pamanahon, kailan. Okay? Next is, pinag-aralan po natin yung analohiya or analogy. Ito ay pagtutulad ng mga salita ayon sa mga ugnayan nito. Halimbawa, araro, magsasaka. So, yung araro po, ginagamit ng magsasaka. Ano naman yung ginagamit ng mangingisda? Lambat. Okay? So, kung ano po dapat yung relasyon ng una at ikalawang salita, yun din po dapat ang relasyon ng ikatlo at ikaapat na salita. Uulitin ko, araro, ginagamit ng magsasaka. Ano ang ginagamit ng mangingisda? Lambat. Or sino ang gumagamit ng lambat? Mangingisda. Next, makapal, manipis. So, magkasalungat sila. Makapal, manipis. So, ano naman ang kasalungat ng maputi? Maputi, maitim. Okay? So, ito, magkasalungat naman yung relasyon nila. Ikatlo, kuting pusa. Ang kuting ay anak ng pusa. Okay? Ano naman ang anak ng aso? Tuta. Okay po? Or ang kuting, ang malaking kuting, pag matanda na, pusa. Ang tuta kapag matanda na, aso. Okay? Yun po ang kanilang relasyon. Next, maganda, marikit. So, yan ay magkasing kahulugan lamang. Beautiful at gorgeous. Okay? Or pretty. So, ano naman po ang kasing kahulugan ng masto?
Tama. Okay po. So, yan po sa analohiya, sinasabi po o pinagtutulad ang mga salita ayon sa ugnayan ng mga ito. Sumunod na nating pinag-aralan is yung katotohanan at opinion. Katotohanan, ito ay fact. Okay? Ibig sabihin, totoo o tinatanggap na totoo ng marami o ng lahat. Opinion, ito ay opinion mo lang, pahayag mo lang, palagay mo lang, kuro-kuro lang. Okay? It's just for you. Okay? Or for some of you. Okay? Una, katotohanan. Si Jose Rizal ay pambansang bayani ng Pilipinas. Okay? So, yan ay katotohanan para sa atin. Okay? Opinion, para sa akin, si Jose Rizal ang pinakamagaling na bayani. So, para sa akin lang. Maaring sa akin, pinakamagaling siya. Sa iba, hindi siya yung pinakamagaling. Okay? So, that's opinion. Yan po ang pinakaiba ng katotohanan at opinion. Again, katotohanan, pangyayaring totoo o tinatanggap na totoo. Opinion, palagay o kuro-kuro lang. Next, pinag-aralan din po natin yung pahayagan. So, ang pahayagan po ay naglalaman ng mga balita, impormasyon at patalastas. Kadalasan itong inilalathala ng araw-araw. Ito ay may iba't ibang bahagi. Okay? Or newspaper po yan. So, marami pong iba't ibang bahagi ng pahayagan. The first one is yung pamukhang pahina or yung front page. Dito natin makikita yung name nung pahayagan. For example, Manila Bulletin, Philippine Daily Inquirer, and many more. Okay? And yung pinakamahalagang balita for that day. Okay? Balitang pandaigdig, ito naman, dito natin mababasa yung iba't ibang balita sa iba't ibang bahagi ng mundo. Okay? Around the world. Maaring about sa Amerika, sa Japan, or anywhere. Next, balitang pambansa at lokal. Ito naman ay mga balita sa loob lamang ng ating bansa. Naintindihan po? The fourth one is editorial. Sa pahinang ito naman, mababasa ang kuro-kuro o puna na isinusulat or isinulat ng patnugot or ng editor. Hinggil sa napapanong issue. The next one is balitang pangkalakalan. Ito naman ay tungkol sa kalakalan, business, industry, pananalapi o commercial. Ano siya klasifikado? Dito yung mga pinaparentahan, binibenta, like bahay, lupa, sasakyan, like that. Libangan or entertainment, dito naman po yung mga tungkol sa artista, television, horoscope, comics, yung mga crossroads, dyan po yan sa libangan. Next, sports. Dito po nakapaloob yung mga tungkol sa pampalakasan like Olympics, PBA, NBA, or anything about sports. Tanging lathalain or featured page. Dito naka-feature yung pinakamahalagang balita. Or I mean yung gustong balita ng manunulat, okay? Dito, itinatampok nila yung isang article tungkol sa naiibang paksa. For example, about sa Guinness Book of Record, about sa isang kilalang tao, like that. And the last one is obituario. Dito po, mababasa yung anunsyo tungkol sa yumao o namatay. Naintindihan po? Sumunod naman na pinag-aralan natin ay yung pangangkop. Si ayan, sana'y natatandaan nyo pa ito. Nanang G. Or tinatawag natin si Nanang G. Nanang G. Okay? So, magsimula tayo kay na. Pag sinabi po nating pangangkop na, ito ay nag-uugnay sa salitang nagtatapos sa mga katinig or consonant maliban sa letter M. For example, letter B, letter C, letter D, letter F, G, and so on. Okay? Except letter N, maliban sa letrang N. Halimbawa, mataas na puno. Mataas ends with letter S. Okay? So, ang idudugtong sa kanya ay na. Mataas na puno. Another, malalim na dagat. Ang malalim ay nagtatapos sa M. M, tama. So, ang isusunod ay na, malalim na dagat. The third one is matibay, lalagyan. Why nagtatapos? Ayan, matibay, lalagyan. Ang idudugtong natin ay na. Okay, matibay na lalagyan. Naintindihan? Sumunod naman ay yung pangangkop ng. Ito ay nag-uugnay sa mga salitang nagtatapos sa mga patinig or vowels. For example, A, E, O, U, or A, E, I, O, U.
Okay, halimbawa, berdeng dahon. So, berde ends with letter E. Ang berde ay nagtatapos sa letrang E. Kaya't ang isusunod nating pang-angkop ay ng berdeng dahon. Okay, next. Malaking aso. Saan nagtatapos ang malaki? Ay, so ito ay patinig. So, ang idudugtong natin ay ng or NG. Malaking aso. Next is tamang tamang paraan. Tama ends sa letrang A or A. Okay? A. So, tamang paraan. Naintindihan? Okay. And the last one is yung pang-angkop G. Pang-angkop G, ito ay nag-uugnay sa salitang nagtatapos sa letrang N. Kapag ang unang salita ay nagtatapos sa letrang N, idudugtong natin ang G. For example, dahon. Dahon ends with G. So, dahong tuyo. Next, hangin. Hangin, nagtatapos sa N, dudugtungan ng G. Hanging malinis. Next is pahayagan. Or newspaper. Pahayagan ends with G. Pahayagang luma. Okay? Naintindihan po ba ang mga pang-angkop? Sumunod naman nating pinag-aralan ay yung mga pangatnig. So, balikan natin ang kaalaman ninyo tungkol dito. Pag sinabi nating pangatnig, ito ay isang uri ng pang-ugnay na nagdurugtong sa mga salita, parirala o pangungusap. Okay? Pinagkoconnecta niya yung two words, two clause, and two or two sentence. Okay? Pinag-uugnay niya. Okay? For example, sasabay sana ako kay Maricar pauwi, subalit nakaalis na pala siya. Okay, the first is sasabay sana ako kay Maricar pauwi. And the second one is nakaalis na pala siya. So, ang ginamit na pangatnik dito ay subalit. Okay? Naintindihan po. The next one is hindi pumasok sa paaralan si Nelia. Sumakit ang kanyang ngipin. Bakit kaya hindi siya pumasok? Dahil sumakit ang kanyang ngipin. Okay? Next. Dahil po yung ginamit doon, napangatnig. The next one is, hindi siya matipid sa pagkain. Palibhasa, marami ang perang baon niya. Palibhasa. Okay? Palibhasa is just like because. Because. Okay po. Si Ana ay naglalaba. At si Elsa naman ay nagsasampay. So, at. Habang may ginagawa si Anna, may ginagawa rin si Elsa. At. Next, nagmadaling pumunta si Ted sa istasyon. Ngunit, hindi niya naabutan ang tren. Okay? Ngunit. But. Okay. But. Okay? So, ayan po yung mga pangatnig. Subalit, dahil, palibhasa, at ngunit. Okay? Yan po ay ilan lamang sa mga pangatnig. Okay? Marami pang mga halimbawa nito sa inyong libro. Ngayon, pag-aralan naman natin ang pang-ukol. Natatandaan pa ba ninyo kung ano ang pang-ukol? Ayan, ito ay isang uri ng pang-ugnay na tumutukoy sa kaugnayan ng pangalan o panghalip sa ibang bahagi o salita sa pangungusap. Okay? Pinapakita niya yung connection ng pangalan o panghalip doon sa ibang salita sa pangungusap. It can be like para sa, para kay, para kina, like that. Okay? So, for example, para sa mga mangingisda, ang babalang narinig natin. So, para kanino daw yung mga babala? Para sa mga mangingisda. So, yun yung connection nila. So, yung para sa po, yung nagpapakita ng kaugnayan na ito. Sumunod, ukol sa paglikas nila ang balitang ito. Ano yung balita? Ukol sa paglikas nila. Okay po? Another, laban sa utos na ibinigay ang hindi lumikas. Ano daw ang pang-ukol na ginamit? Laban sa. So, ang hindi lumikas ay laban sa utos na ibinigay. Okay? The fourth one, siya ay mula sa ibang bansa. Siya ay ano? Mula sa ibang bansa. And the last one, ang mga kapote at bota ay para kina Roberto at Lino. Ano daw yung kapote at bota?
para kina Roberto at Lino. Okay, yan po yung mga pang-ukol. Pwedeng ang kasunod niya ay sa, kay o kina. Like, para sa, para kay, para kina. Ukol sa, ukol kay, ukol kina. Okay? So, pag nag-identify po tayo o tumukoy ng pang-ukol, kasama po yung mga yon. Like, para sa, para kina, para kay. Okay po? Naway may matandaan kayo sa ating mga binasang kwento at pinag-aralang aralin sa gramatika. At sana'y magamit ninyo ito hindi lamang sa inyong pagsusulit, kundi pati na rin sa inyong paglaki. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam!